What's up, Rob? Bird in the house. Yeah, medyo maaga tayong aalis ngayon at may i-cover tayong mga lowrider na nagbibisikleta. Puntahan natin sila. Alas 8 ang call time natin. Ito na po ang mga dinosaur riders. Inaantay nila akong din lang alam galing ako sa likod nila. Ayan po sila. Yo, what's up, Rap Guard in the house, yo. Andito po tayo ngayon sa Makati at kasama natin ang Pinas Low Riders. Yan. Ayan ang mga bike nila. Kung nakikita nyo sa likod ko yung mga bike nila. At kakausapin natin sila about sa history ng Pino, mga low rider bikes sa Pilipinas. Kung paano ba nagsimula ito? Hi! Ayan po at kasama natin isa sa nagpaumpisa ng lowrider bike sa Pilipinas. And his name is, paalala ka naman kapatid. Ako si Justin Orosa. Ako yung presidente ng Pinas Lowriders. Ayan. Tal, kwento mo naman sa amin, ano ba history ng ng Pinas Lowriders? Paano ba siya nagsimula? Yung Pinas Lowriders, bago kami naging grupo, magkakasama lang kami sa Baywalk. Yun lang, maraming grupo doon, hindi lang naman kami. So hanggang sa yan, naisipan namin na buuin na talaga siya, nilagyan na talaga siya ng pangalan. So yun yung Pinas Lowriders. International ba ang Pinas Lowriders? Meron kami abroad, yung founder namin, based na siya ng London ngayon. Shoutout nga pala kay Tame Cashman. Siya yung London namin, meron din kaming Cebu chapter. Ayan. Nabati ko rin dyan, sila Marky, sila McCoy, yung mga taga Cebu. Meron din kami Santa Rosa chapter. And hopefully, pag alis ko, magkakaroon tayo ng California chapter. Ayan. Ito naman po ang dalawa sa mga miyembro ng Pinas Lowriders. Pakilala naman kayo kapatid. Ako nga pala si Marvin Dicena, Vice President ng Pinas Lowriders. Rainy Big Garcia, officers. Treasure ng Pinas Lowriders. Ilan taon na kayo nag-lowride mga tol? 2011 nag-start yung grupo. Una sama-sama lang sa Baywalk yun hanggang sa nagkaroon ng establish na magkaroon ng mga officers tapos presidente hanggang sa naging Pinas Lowriders na. Bakit ito yung nagustuhan yung habit? Una sa lahat, pangarap talaga namin magkaroon ng lowrider bike. Way back 1997, nung tumatambay pa lang kami ni Justin Orosa sa Mega Mall, ito yung pangarap namin na magkaroon kami lowrider bikes. Tapos nung nakita kami ni Justin sa Mega Mall uli, 2010, sabi niya meron na daw siyang lowrider bike. Hindi ako naniwala. Sabi ko, pupunta kita sa inyo. Kung totoo yung sinasabi mo. O sige, punta ka. Kaya nung nakita ko, nga, meron siyang lowrider bike. Kaya naano na rin ako, nainganyo na rin ako ng bumuo ng lowrider bike. Nagsimula sa kapirasong bakala inipon, pinagpipilipit hapit metal na humahamon, manumanong paggawa pawis nugo ang pumatak, tinatako ang tibay bawat disenyo sinalpa, sa pagpadyako ng pedali kay mapapatalon, sabayan mo ng kotes sa dikis na pantalon, Puma suede, Reebok na klasik ay pwede nikiladong bisikleta ay hinag.
Ayan po ang isa sa pioneer din ng Pinas Lowriders. Kuis, makilala ka naman. Mga Kapinas Lowriders, sa lahat ng mga bumubuo ng kapwa ko padyak. Ako nga pala si G-Ford ng Wild Costume. Gano'n ka na katagal, Kuya Glenn, sa ganitong ano? Ever since na magbuo ang Lowriders, Pinas Lowriders, nakita ko ang samahan ng Pinas Lowriders na maganda ang kahihinatnan, may aral, at sa ganda ng ginagawa nila, nakakapag-produce sila ng mga, may mga natutulungan na batang nag-aaral sa mga suspicious na lugar ng mga batang walang umaaruga. Nagbibigay kami ng mga suporta sa kanila, katulad ng mga gamit sa school. Kaya naman ako na inganyo din dito sa larangan ng kapwa ko Pinas Lowriders. Nakikita ko yung camaraderie, paganda. Kaya nung panahon na makilala ko si Alfredo Aranda ng Wild Costume, nakipag-collab ako sa kanya na bakit hindi namin tulungan ng Pinas Lowriders sa paggawa ng mga pyesa, dahil si Wild Costume, nakikita ko ang galing sa pagpihit ng mga bakal. Kaya nagawa namin itong Pinas Lowriders na gumanda. Maraming salamat sa Wild Costume, lalo na kay Alfredo Aranda, at sa bumubuo ng Pinas Lowriders na si Justin Orosa, na si Supremo, at saka si Team Cashman. Sa lahat ng grupo ng Pinas Lowriders, keep it up, good work. Isa lang ang inaano ko, walang ilahang pababa. Dapat lahat ng kapwa nating kapadyak, iangat natin, anuman ang piyesang hawak nila. Maraming salamat. Ba't mo nagustuhan yung ganitong klase ng habit? Di ba magastos yung ganito? Sa totoo lang, yung gastos medyo talaga. Pero yung ganda ng samahan, dun lang naman ang ano natin, ang ganda ng samahan, yung gastos mapag-iipunan. Kaya yung ibang kapwa ko medyo low budget, gumawa kami ni Wild Costume ng parts na ma-afford ng mga kapwa nating lowriders na medyo, alam naman natin, ng buhay ng Pinoy. Ano yan eh, hindi dinadampot ang pera. Kaya ginawa namin ni Wild Costume, gumawa kami ng parts na ma-affordable ng grupo at dumami kami. Ang pagbabike lang namin ginagawa lang ng hobby, pero walang bahid kalokohan. Ang gusto lang namin, get together, chill lang lagi sa ride, safe lagi, iangat ang Pinas Lowriders, sana dumami pa kami. Tsaka, yun nga, maganda ang samahan. Walang, ang payo ko lang sa mga Kapinas, iangat natin bawat isa, huwag natin hilahin sila pababa, dahil lang mga, yung iba nga, badly needed, na magkaroon lang ng simpleng bike, makasama lang sa grupo, masaya na sila dun sa mga ganung bagay. Chill lang. Alright. Bakit ka tinawag na Supremo? Yung history nung Supremo, ang talagang nag-invento niyan, si Randy Gulanet, rest in peace pare. Siya talaga yung lahat, tawag niya kasi sa akin, Supremo, tas lahat tawag niya Master. Ganun siya kagalang na tao. Siyempre yung tao naririnig, Supremo, yun yung tinawag nila sa akin. Pero hindi ako yung gumawa. Yan, si Randy yung gumawa. Bali, ilang taong ka na nag-lowride? As a group, since 2011. Pero bago ako sumali sa Pinas Lowriders, siguro mga 12, 13 years na akong nag-lowrider. Yo, habang hawak ka manibela, halikan at ledutin natin ang buong kalsada. Bula-bula ka ng gamay nila, sama-sama natin pasukin na bawat iskinita. Nasabay-sabay, habang kakasakay, sabi, sikleta ko, nakakaiba ang tagay at dati. Maangas kahit sa ano padali. Yo, Dal, ano pangalan mo sa Pinas Lowriders? Kilala lang nila sa pangalan na Jigs. Hindi ba ikaw yung Jigs na kalaban ng Donggalo? Hindi naman. Ilan taon ka na member ng Pinas Lowriders?
So, pagkakalam ko since 2018. Bukod sa pagbabike, ano yung ibang pinagkakabalahan mo? Nagpe-paint din ako, nag-graffiti. Shoutout sa crew ko, PBC, Pinoy Bomber Crew. Kala Ripe, kala Skip, sa iba pang grupo. Bakit mo nagustuhan na sumama sa ganitong, ano, sa ganitong grupo? Bukod sa pagbabike, syempre yung samahan din eh. Kasi typical na tingin ng tao pag sa ganitong klase ng grupo is yung mga basag ulo, ganyan. Pero hindi sa nalalaman ng karamihan eh, nakakatulong din naman kami tulad ng mga yearly event namin na bike wars, which is yung meron kaming napipili na school para tulungan, para mabigyan sila ng kahit papano eh konting mga school supplies para makatulong sa pag-aaral nila. Bukod sa ilang years ka ng member ng ano ng Pinas Lowriders? Member since 2018. Ako si Fredo. Ilang years ka nang nakasama sa pagbabike ng Pinas Lowriders? Bali dapat 4 years na ako kasama, kaso nag-quit ako dati. Bali ngayon bumalik ako, isang taon na akong kasama. Bakit mo nagustuhan yung ganitong klase ng ano? Para sa akin napaka-unique ang lowrider eh. Hindi ano siya, kakaiba. Ano pa ibang pinagkakabalahan? Naghahanap boy ako sa lugar namin. Tricycle ako yun. Tapos sumasayad lang din sa online. Mas marami nakakakilala sa akin is ko, kaya Francis. Bakit mo nagustuhan na sumama sa Pinas Lowriders? Nakilala ko si Bebek noon na may isang car show dun sa circuit na yung mga parang basta may car show dun. Tapos kilala ko na si Bebek. Doon na sila nakilala. Sila Supremos. Yan, sila Bebek, sila Marvin. Yung isang member kasi ng ano yun, sumabak sa car show. Tapos display yung mga lowrider nyo. Doon sila na meet. Ilan taon ka na member ng Pinas Lowriders? Almost 5 years na. Kasi 2014, mga mid-year nyo, naglo-lowride na ako. Tapos naging member ako nyo around 2015. Bukod sa pagbabike, ano yung ibang pinagkakabalahan mo? Basketball, gym, yun lang ano ko. Tapos bike. Dalawa yung bike ko eh. Ayan. Ilang years ka na kasapi ng ano, Pinas Lowriders? 5 years. Ako si Gerald. Pangalan ko sa Pinas Lowriders. Ba't mo nagustuhan na sumama sa ganitong grupo? Dati nanonood lang ng mga event-event nila sa bike wars. Gusto ko sumali dahil maganda yung samahan, tapos may adikain silang tumulong sa mga batang estudyante. Namimigay ng mga school supplies yan. Kaya nagustuhan ko sumali. Bukod sa pagbabike, ano yung iba pang pinagkakabalahan? Culinary chef ako sa isang restaurant sa Makati. Oh. Then banda, drummer, percussionist. Alvin. So, ilan taon ka nang kasama ng Pinas Lowriders? Since 2014, nagpapagyak na ako sa kanila. So, 2015, naging member ako. Bakit mo nagustuhan yung ganitong klase ng habit? Dati pa lang nung bata ako, gusto ko nang bumuo ng ganito. Kaso wala akong kakayanan pa kasi nga pang BMX lang ako, ganun. Tapos yung naging nakilala ko sila, tinulungan nila ako at nakita ko kasi sa YouTube yung mga ginagawa nilang charity event. So, masarap sa pakaramdam kasi na tumutulong tayo kahit hindi tayo ganung mapera. Bukod sa pagbabike, ano ibang pinagkakabalahan? Sa motor, tapos nagtatrabaho rin ako sa motor, yung mga ka-member ko, THDM yun. Tal, ano bang alam mo sa Pinas Lowriders? Nesto. Ilan taon ka nang nag-member ng Pinas Lowriders? Almost ano na rin, 3 years na. Ba't mo nagustuhan na sumama sa ganitong grupo? Nakasama ko dito dahil naliw ako sa mga iba-iba may kitang mga disenyo ng bisikleta. Bukod sa pagbuo ng ganitong klase ng bike, ano pa ibang pinagkakaabalahan? Trabaho, tsaka ito, bike. Pag walang mga every Sunday, rides kami baywo. Anong trabaho mo, Tal? Iba-iba, minsan kasi ngayon nasa na ako, airport na yung trabaho ngayon. Kaya pag may mga event, tsaka Sunday, connect kami baywo. Mag-rides mga tropa, mga grupo. Naman natin, Tal, bakit mo nagustuhan na sumama sa Pinas Lowriders pala? Hindi totoo yan, ha. Hindi, ito si ang talagang ano niya, si Justin, Justin Rorosa, yung president talaga namin, yung nag-influence sa akin mag
lowrider bikes talaga. Tsaka ano eh, ano pangarap na namin yan dati pa nung ano eh, tambay pa lang kami ng Mega Mall, pinag-uusapan na namin yan eh. Sino ba nagpaumpisa ng lowrider sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang mga kilala ko kasi mga taga dito sa ano eh, sa parteng Manila. Sila ang kilala ko, sila Sir Alex Papa, sila Lino Balolong, tapos yung anak niya sila Ponching Balolong, sila John Paul Narciso, sila Anson Apostol. Yung mga kilala kong ano eh, kilala kong nag 2000 or mas maaga pa siguro na nag-lowrider dito sa Pilipinas. Kasi yung sa kanila kasi, mga original parts yung ano sa kanila eh, yung mga lowrider bikes nila. Tapos yung iba, yung ibang sumama sa kanila, yun, nag-umpisa nang mag-customize. Yan, lumabas sila, ano, sila Low Mechanics. Meron pa dati sila Onalera Street Low. Yan. San Andres Lowriders. Sino pa ba? Yung isa sa pakilala sila ay Wild Welder. Yan yung mga sikat na fabricator na mga lowrider bike parts. Naniniwala ka ba na may hip-hop sa Pilipinas? Oo, syempre. Isa ako dun. Kung magkakaroon ng sariling pamantayan ng hip-hop sa Pilipinas, sino ang dapat magtakda nito? Pamantayan? Sino dapat magtakda? Para sa akin yung mga ano eh, syempre yung foundation natin, yung mga sinaunang yung foundation ng hip-hop. Sino ba yung mga naging una naging hip-hop dito sa Pilipinas? Para sa akin si Francis M, yun naabutan ko eh, Francis M, Francis Magalona, Michael V, sino pa ba, si Denmark. Ayun yung mga kilala kong mga sinaunang hip-hop talaga. Yun. Hindi mo sinama si Andrew E ah? Ay oo, kasama yun. Siyempre si Boss Andrew E. Siyempre idol ko yun eh. Nung bata ako, grade 2 ako. Humanap ka ng pangit. Thank you. Ayan, tol, saan ba nag, ano, saan, paano ba nag-umpisa ang lowrider? Saan siya nag-originate? Ang nag-originate kasi yung lowrider, kotse talaga siya. Yung gawa ni George Barris na sasakyan. So parang yung mga hindi maka-afford nun, kinonvert nila sa bike. Tapos kung mapapansin mo yung mga bike namin, yung ibang konsepto niyan, kotse, parang yung sa akin, Cadillac talaga siya na ginawang bike. So yun yung, baga, yung roots ng lowrider bike, bakit siya nagsimula. Naniniwala ka ba na may hip-hop sa Pilipinas? Oo naman, 1994 pa lang hip-hop na ako eh. Hindi ko alam kung ano yung hip-hop para sa ibang tao. Pero sa akin, ina-apply ko siya sa buhay ko. Kasi araw-araw na buhay. May old school at new school ba sa Pinoy hip-hop? Meron. Ako, old school ako eh. Hindi naman ako nagpapakumbabata na ano eh. Talagang matagal na ako sa hip-hop na ano. Bakit hindi nagbabago yung pormahan ng ano, mga parang Chicana na forma sa Pinas lowriders? Yung forma kasi ng bawat rider sa amin, gaya sa amin, ako hindi naman ako Chicano pumorma eh. Talagang Pinoy na rugged yung gusto kong ano talaga eh. Baga part kasi siya eh, baga uniform yan. Pag naka lowrider bike ka, alam nga namang pantalon mo, masikip. Skinny. Skinny jeans. Ayaw mo nang ganon? Hindi ako susuot yan. Hindi ko kayang lumabas. Oo, kahit mag-away tayo, kahit bayaran mo. Hindi talaga pa. Malabong mangyari. Kung magkakaroon ng sariling pamantayan ng hip-hop sa Pilipinas, sino dapat magtakda nito? Para sa akin ha, kung ako, yung sa era ko ha, para sa akin Master Plan. Kasi lahat naman papanig sa akin, sila talaga yung nag ano sa Pinoy ng yung pormahan, yung rap,
style. Talagang master plan. Tsaka naano ko sila eh, nasubaybayan ko sila, tambay din sila kasi ng Mega Mall eh. So para sa akin, yun yung mga talagang nasubaybayan kong hip hop na para sa akin. Ganun. Alright. Shoutout, Stan. Ah, yeah. Shoutout. Batiin ko ulit, yeah, si Team Cashman nasa London, yung chapter namin doon. Kay Robbie King, yung mga member namin na Seaman, kina Bagueto. Ulitin ko, Cebu chapter, yeah, maging malakas pa rin kayo dyan. Malakas kayo dyan. Santa Rosa. Nga, gaya na sinabi ko, kung papala rin, makaalis ako next year, magtatayo ako ng California chapter. Alright. Salamat, Supremo ng Pinas Lowriders. Rob Guard in the house. Peace out. Sa 13 years mo naglo-lowride, ilan na naging chicks mo? Naku, wala. Ang kasama ko mag-bike noon, asawa ko. So, wala akong chance para gumawa ng kalokohan talaga. Alright. Ilan na naging chicks mo? Sa kabutihan pala, the bike lang ang nadadagdagan. Wala naman sa baba. Alright, shoutout, Stal. Shoutout sa, ano, kay Team Cashman sa London Thunder namin. Cebu Lowriders. Kalamaki, Santa Rosa, Chata, Salamat. Pisa, ilan na naging chicks mo? Yung seryoso, bilang lang. Bilang lang. Pero seryoso yung hindi yun, seryoso. Hindi, ano lang. Seryoso, pang seryosoan lang ang Pinas eh. Hindi tayo pwede manloko. Yun. Alright. May shoutouts ka ba? Shoutout pala sa paring Neil ko. Hindi nakasama kasi pumasok. Diyan ka, easy ka dyan sa trabaho mo. Ingat. Yun lang. Thank you pa. Alright. Ilan na naging chicks mo? Wala. Dalawang dumagdag ng isang bike. Hindi ka nagbana kay Supremo? Hindi naman. Bike lang talaga. Bike, trabaho, yun lang. Workout, yun lang yung pinag-aabala ko yun. Alright, shoutouts, Tol. Shoutouts nga pala sa Cebu Chapter, Santa Rosa, Fairview, Manila. Siyempre kay Cashman sa London. Alright, peace out. Glenn, ilan na naging chicks mo? Yun ang hindi natin pwedeng gawin. Masarap ang strict one. Pati sweldo kanya. Ilan na naging chicks mo? Wala eh, loyal eh. Loyal. Isa lang talaga. Lahat ba ng Pinas Lowriders loyal? Siyempre naman, loyal. Saka Pinas. Shoutout, Stol! Shoutout kay Team Cashman sa Pinas Lowriders London chapter. Alright. Saka sa Bertudes Clothing. Alright. Ilan na naging chicks mo? Naging chicks? Siguro ano? Kung loyal ako, isa lang talaga eh. Wala talaga. Wala pa. Naka na. Sige. Ilan na naging chicks mo? Wala eh. Hindi ako pala ano eh. Ako lang ini-hit up eh. Ba't wala ata umaamin ah? Victim lang ako lagi. Loyal lang sa one man. Ilan na naging chicks mo? Wala. Yung totoo? Wala, totoo. Promise. Wala, totoo. Bike lang talaga. Marami akong bike, pero chicks. Wala, asawa ko lang, isa. Sige. Say you wanna be next.